So we're back here again in Digao City. We're at the evacuation center, one of the relief operation center natin dito. And we're doing and conducting our solar training. We're done with the first part. We're now here for the second part, which is mga actual installations na. Like, so we're gonna try to assemble the solar panels with the help of Ryan and RT, who's a seasoned solar installer. And then, titingnan natin para maintindihan nila a little bit. So, may katulad ng clearance ng solar module sa bubong, mga ganun na bagay. So, tara, samahan niyo ako. So we're in Ligao City on our second day. Yung ginagawa namin ngayon is ito na yung solar training natin. So for those people who are from Bicol who's watching this vlog, we're gonna do this regularly as well. So we're gonna be tapping into the local governments to make solar training available for the people. And if you want to learn more about solar energy, just let me know para we can schedule a solar training for you. Conduct tayo ng solar training natin. Kumusta naman dito sa Bicol? Lahat tayo dito, taga Bicol, no? Okay, good, good. I love this place. Ano okay, taga Ligao City din ako. So sino ba nakaka-relate dito na lahat tayo takot kay Judith? Di ba? Familiar kayo sa Busak? Sa anong bundok sa Paulba? Busak? Nasa Busak ako. Sa bundok, bundok. Walang kuryente doon. Sabi ko, paano ka makakapag-start ng any industry? Eh, di ba dito sa Bicol, ang number one industry talaga natin is copras. Ngayon, sa technology ng buhay ngayon, bibilangin mo yung buko mo. Siyempre, kailangan bilangin mo yung ilang sako. Kailangan mo computer. Pero paano tayo mag-e-excel dito? Sino mga gumagamit ng Excel, di ba? Paano natin i-excel? Paano natin ma-infuse yung technology sa agriculture kung walang kuryente? Doon ko siya unang naisip. Sabi ko, kailangan talagang solar. Kasi hindi mo naman madadala sa mga bundok-bundok yung kuryente basta-basta, di ba? The only way you can do, yun. Solar module na yun. Dati nung nagsimula kami 2015 na, yung solar module na yan, ganito lang kaliit. Ganyan lang oh. Tapos yung presyo nung ganyang kaliit na solar module na yan, parang mahal na, para nasa 5,000-6,000. Solar module oh, ganyang kalaki. Hindi na kayang buhatin ng isang tao. That's 580 watt. Kung meron kang half horsepower, yan lang ang kailangan mo. Malamig ka na. Hindi nyo na kailangan pagpawisan. Di ba? So, isipin mo kung dadaling mo sa bundok yan. Pwede na. Pwede ka na magpatayo ng mansion mo sa ibabaw ng bundok. No problem. Hindi mo na kailangan si Aleco, hindi mo na kailangan si NGCP, hindi mo na kailangan yung distribution o transmission, co-op, wala na. In years of our experience, paano natin magagamit ito sa probinsya? Kung sa Manila lang ako laging mag-seminar, sila lang yung makakaalam ng secret. So gusto natin dalhin yan sa mga iba-ibang probinsya dito sa Pilipinas. Sobrang dami pang lugar sa buong Pilipinas na hindi pa naabot ng kuryente. Pero may mga tao doon, di ba? Kala lang natin, yung mga major cities lang. Mga provincial locations, yung mga loob-looban talaga. Our company has been in operations for 10 years already. We're based in, ang pinaka-main headquarters namin is in Metro Manila, NCR. Caloocan City, to be precise, yung warehouse namin and our main operations, main building namin.
ever since we started this business, ang mission namin is to really empower the Filipino people. Kaya nandito, nagbibigay oras kami sa mga provincial locations para ma-share namin yung passion namin. Di ba? Let's talk about the disadvantages and advantages of AC and DC in the solar energy system. I've worked in a poultry farm or a piggery farm. Tapos, ang sabi nila is, yung location ng solar modules natin will be almost 1 to 2 kilometers away from the yung loads. If you were to build a solar energy plant like that, paano ang execution natin? Yung inverter sa natin ilalagay? So, lapit sa solar modules. Yes, that's correct. The disadvantages of DC kasi is yung voltage drop natin. Pag masyado malayo, mas mabilis ang voltage drop ng DC. So, kailangan ipoposition natin yung inverter natin closer to the solar modules. Alternating current, just like you mentioned, sir, mas madali siyang i-transmit. So, yun ang gagamitin natin. What is solar? Ayun nga, na-share ko earlier, a lot of households, hindi pa rin sila niniwala na gumagana yan. Number one, marami na rin mga installers na nag-install, tapos hindi naging masaya yung client. So, anong nangyayari? Solar, hindi naman talaga yan gumagana. Gagana lang yan ang ganito, tapos hindi na gumagana. Diba, ang promise ng solar is, ano yung warranty ng solar energy system natin? 10 to 30 years, diba? So, yun. Does it really work? How does solar work? Solar works, sabi ng isang client ko, sabi niya, mainit naman ngayong gabi, bakit hindi gumagana yung solar, nakapatay na? Mainit naman. Kala nila sa init yung source ng energy. It's not. It's sa light energy. So it's light energy being converted into electrical energy. Okay? So yung sunlight natin na yan, yung silicon wafers natin, actually has 16 electrons. So when light hits that element, na-energize na ano siya, na-excite yung electron, nag-jump yung electron niya, and nagiging positively charged. So yun yung hina-harvest natin na energy through that silicon wafer. Introduce tayo ng elements dun sa graph natin. Yung solar module tsaka inverter. Solar module yung nag-harvest ng kuryente from the sun. Yung inverter yung nag-convert. Introduce natin. So ganito na itsura ng grid tie system. Solar produces electricity kuna-convert ng inverter dadaan sa main panel box mo. Consumption ng bahay mo. How does it, paano siya nagpa-function ng ganun? Yung grid tie inverter system kasi, ang another term sa kanya is synchronous inverter. So, for grid tie applications, wala ka sa bahay, nagbakasyon ka, nag-Europe ka, anong ginagawa ng solar mo? Tapon ng tapon. Okay. Meron tayong tinatawag na limiter device. Anti-reflux device sa mga inverter natin na hindi mo i-allow na mag-export yung kuryente mo kasi sisingiling ka pa. Okay? Pag ang solar electricity hindi mo ginamit, hindi mo nilagay sa baterya, or hindi mo binigay kay Aleco, ano mangyayari dun sa kuryente? Waste. Sayang lang siya. Kaya yun, marami ng mga naka-solar na pati yung aso nila naka-aircon. Yun, wala na sila, puro induction stove na pag-init ng, pagpatuyo ng damit, di na sila nagsasampay, nagda-dryer na. Kasi during the peak hours of 10 a.m. to 2 p.m., sobrang lakas ng production ng solar. Pag hindi mo gamitin, hindi mo ibenta, o hindi mo i-store, waste, sayang lang. That's basically the breakdown ng grid tie system natin. Curious lang po ako, since we're in a tropical country po, paano po yung maintenance natin sa solar panels po? Lalo na po, since in a rainy season po tayo. So, na-curious po ako, paano po yung maintenance? Sige. Personally for me, maintenance ng solar panels natin is 5 years. It will depend sa location mo. Pero typical household sa subdivision, 5 years bago mo siya balikan.
para linisin ha, for the solar modules ha, pero yung inverter and yung mga electrical equipment, since madali lang naman yan, the regular electrician, yung electricians dito, actually dapat matrain kayo basic electrical maintenance, higpit. Yung micro vibrations ng kalsada natin, lumuluwag din yung ano niyan eh, connections. So, as per the solar module, virtually wala eh, wala ka naman wala naman mechanical parts yan eh. Wala ka naman kailangan i-maintain eh. Yung linis lang. Okay. Off-grid systems ngayon, ito yung mga ginagamit, magandang gamitin sa mga independent locations na wala kang source of electricity. Because makikita mo sa diagram natin, may battery na siya. Kagandahan ng battery storage. Pag hindi mo ginamit, masustore mo sa baterya. Tapos, anong disadvantage ng off-grid system? Anyone? Disadvantage ng off-grid system? Oh, hirap. Diba? Tipid-tipid muna tayo ngayon. Huwag mo munang bubuksan yung aircon. Disadvantage ng off-grid system is, number one, yung inverter mo, loads mo, limited. Kung ang inverter mo is 6 kilowatt, 6 kilowatt lang dapat load mo. Actually, 80% ang 6 kilowatt dapat. So, paano kung may budget ka para bumili ng bagong ref? Tapos, swak na 5,000 yung load mo. Hindi ka na pwede, di ba? Magbabawas ka ng ibang loads sa electrical panel box mo. That is the number one disadvantage of the off-grid system. The second disadvantage is pag makulimlim, tas wala ka ng baterya. Pag wala ka ng baterya, nakatuto ka na lang doon. Tapos, 1%, 0%, patay ang kuryente mo. Wala ka ng other source of electricity. Yun ang disadvantage ng off-grid systems natin. What makes a hybrid? A hybrid, two functions siya. Yung integration niya with the grid. Grid interconnected and yung battery, yung off-grid production niya na nakakapag-produce siya ng sarili niyang 220 volts, 60 hertz. Yung EPS line, to be precise. Yun yung kaya mo siya tinawag na hybrid kasi you have the best of both worlds. So, kaya siya tinawag na hybrid is because both on-grid and both off, and off-grid, on-grid and off-grid, pareho may function siya. Kaya hybrid yung tinawag. Lithium-ion battery, yan. Lithium-ion yung definition niya, pero dalawang klase yung lithium-ion, life before, tsaka lithium-ion. Tapos lead-acid battery. Ito yung pinakamabigat. Lead-acid battery. Kasi yung lead-acid battery, 100 amp hour mo, kailangan mong apat na piraso, which is 30 kgs isa. So, kailangan 3, 6, 9, 12, 120 kgs for 100 amp hour. So, kunyari, ang gagawin mo yung battery, charge mo, so, iiwan mo dyan for 2 years, 3 years, magsa-self-discharge talaga yan. Yun. So, makikita nyo dito, preventive maintenance natin. Yan o, katulad ng mga ganyan na dumi. So, meron installation na malapit sa ano siya, batching plant ng concrete, siyempre, after 2 days, wala na. Sobrang dumi na. Siyempre, nasa batching plant ka eh. Di ba? We have to consider the preventive maintenance in terms of maximizing your solar energy production. Pero yun nga, again, for locations like this, 5 years. Yes, sir? Kasi di ba usually, solar, parang meron siya MPS. Ano yun? Naka-MPS. MPS. Ah. Pwede po ba na yung normal power, i-integrate na mismo sa solar para sakali na mahina yung harvest ng solar sasalo. Para sasalawin na siya. Yes. Yes. Grid tie. Yung in-explain mo na yon, yung system na yon is called the grid tie system. Yung output ng inverter mo, kukonekta mo na kay Aleco, diretso. Ngayon. Tapos may mga city sensors na lang yan. Hindi mo na kailangan na MPS. Pwede. That's called the grid tie system. It's called the grid tie system. Huwag lang kayong malilito. Yung sa hybrid, may grid siya, tsaka meron siyang off-grid.
pag pinag-uusapan natin ng hybrid, hindi off-grid ang tawag dun sa output niya ng off-grid. Ang pangalan dun, EPS. EPS, nakalagay. Paminsan EPS, paminsan off-grid. Depende sa model ng solar module. Ito yung Aleco, dadaan sa kuryente. Tingnan mo yung connection ng ano, ng output ng inverter. Nakakonect kay Aleco sa line diagram. Tapos may computer dito, may sensor. So yung kuryenteng dumadaloy dito, alam ni inverter. Alam niya yung kinukuha niyang kuryente kay Aleco. Pag wala na siyang kinukuhang kuryente kay Aleco, sobrang lakas na ng solar, paatras na, madidetect niya rin. So sasabihin ng sensor kay inverter, tama na, huwag ka na mag-produce ng kuryente. Sobra-sobra na. Yung electrical output data ng inverter natin, minimeasure yan eh. The moment na commission yung solar inverter mo, lahat ng data ng inverter naka-record. From voltage ng solar, voltage ng strings, voltage ng AC, naka-measure siya doon. Naka-record siya sa computer and ire-record mo rin sa documentations. Ngayon, after 10 years, babalik ka sa site na yon, mako-cross-reference mo. Dati, 100 volts to eh. Bakit ngayon, 80 volts na lang? Majority of the inverters ngayon are completely passive cooled. Passive cooled meaning, wala na siyang fan papasok ng inverter electronics. Meron kaming site sa Nueva Ecija, poultry farm, middle of nowhere. Tapos walang internet. So ang ginawa namin, yung technician nila doon, pinaloadan namin ng wifi. Tapos kinonect yung inverter sa cellphone niya. Tapos na-change namin yung settings, na-update namin. Kasi yung firmware yung issue dyan eh. Yung firmware yung regularly ina-update. Tapos kung ihahack mo, dun din pumapasok sa firmware din dumadaan. So, yun yung security ngayon ng pinaka-major thing na maganda. Which is yung inverter natin, lahat siya secured. Yung server natin is sa Europe. So, yun yung pinaka-problem kasi pag ang server nasa China or nasa ano, ang daling ma-hack. So, yun. Sige, so kung wala ng questions, we shall proceed with our lunch break. Thank you very much. Thank you.